Magandang gabi po. Gusto ko lang pong i-share nung pag-pray kita kay Brad Willie. Nung last Sunday, pinapray ko siya. Iyon. Tapos nag-chat ako. Pero hindi ko sinabi sa kanya na pinag-pray kita. Para ano. Tapos, nagsabi siya sa akin. Nagtanong ako sa kanya na, sumasakit pa ba yung ulo mo? Sabi niya, hindi na. Sabi niya, ganun. Simula, okay. Pinag-pray kasi kita eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Kaya pala, sabi niya. So, simula nung pinag-pray mo ako, sabi niya, hindi na sumakit yung ulo ko. Sabi niya. Yun lang po, salamat po. God bless po sa lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating Bible program ngayong linggo po ng October 6, 2019. Sa kasalukuyan po ay meron po tayong na-experience na buffering at nahihirapan po ang iba nating mga kasama dito po sa ating live streaming sa Facebook at YouTube. Pero tayo po ay gumagawa po ng paraan para po maisaayos po itong ating programa. At meron naman po tayong ginagawang recording po nito. Just in case po na talagang magka-problema po ang internet signal po natin, yung buffering ay magpatuloy. Ito po yung nire-record itong ating programa at ito ay ating i-upload na lamang po dito sa Facebook page natin para po mapanood at mapakinggang maayos ng ating mga kasama. Ngayong gabi, para po sa pagpapatuloy po ng ating paksa, paglilingkod, ngayong gabi pong ito, ay gusto ko na pong talakayin ito pong paksa sa may Apalit Pampanga, ang tungkol po sa aklat ng Panginoon. Ito po'y ipinag-anyaya ni Soriano para nga po niyan sa tatlong araw na pasalamat na yan. Sabi ni Soriano, ang aklat ng Panginoon, hindi naman yan ang Biblia. Hindi po yan ang 66 books. Sabi ni Soriano, ha, nakikinig po ba tayo? Yung binabanggit sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan po ang nakasulat at nilalaman ng Isaiah 34:16. Ngayon, si Soriano, ito po yung kanyang ipinag-anyaya sa pasalamat nila at dito po siya nagpapahanga. Ha? Na hindi naman ika ang aklat ng Panginoon na binabanggit dyan ay ang Biblia o ang 66 na mga aklat na bumubuo sa Biblia. Yun pong 39 na mga aklat sa matandang tipan at 27 na mga aklat sa bagong tipan. Yun po ang tinuro ni Soriano nitong nakaraang mga araw ng pasalamat nila. Niletrahan ni Soriano, ang aklat ng Panginoon ay si Kristo. Si Jesus Christ ang aklat ng Panginoon. O ngayon,
Handa po ba ang ating mga kasama? Hindi ang Biblia ang aklat ng Panginoon. Hindi yung 66 books na yan ang aklat ng Panginoon. Kundi ang aklat ng Panginoon ay si Kristo. Ano ang batayan ni Soriano? Ebreo 10 at 7. Kung bakit si Jesus Christ ang aklat ng Panginoon para kay Soriano at hindi po ang Biblia. Ito po, 10:7 ng Ebreo. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ebreo 10:7, ito po yung ginamit ni Soriano para patunugin po niya na si Jesus Christ ang aklat ng Panginoon. Bakit po? Ito ang sabi po ni Soriano, nang pumarito si Kristo, nasa balumbon siya ng aklat. Ha? Nang pumarito si Jesus Christ, siya'y nasa balumbon ng aklat. Sino po ba ang mga kasama natin na pwede pong magpatotoo? Kumpirmahin yung ginawa ni Soriano na yan na pagtuturo. Ha? Si Jesus Christ ang aklat ng Panginoon. Ano ang kanyang binasa? Ebreo 10 at 7. Kung nandyan pa si Franco Roman, kung siya ay dumalo ng pasalamat, baka naman pwedeng mag-ano rito si Franco Roman. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ang pinapatunog po ni Soriano, nang pumarito si Kristo sa lupa, siya ay nasa balumbon ng aklat. Ano ang kanyang ginamit para yun ang kanyang patunuging konklusyon? Ah, gumamit pa si Soriano ng isa pang talata. Itong nasa ikalawang Juan sa 1 at 7. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. O ito po, mga magulang at mga kaibigan, kahit yung mga miyembro sa grupo ni Soriano, dito niya kayo dinadaya. Dito kayo chinuchubibo. At iniikot-ikot ni Soriano. Yung binabanggit po rito na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Pansinin po natin, si Hesukristo napariritong nasa laman, sabi ni Soriano. Ibig sabihin, naging bihikulo ni Jesus Christ yung laman. Diyan siya sumakay. Ayan. Ngayon, ganun din naman ika yung siya'y umaritong nasa balumbon ng aklat. Yun po yung ginawa ni Soriano na kung papaanong siya'y naparitong nasa laman si Jesus Christ, siya rin naparitong nasa balumbon ng aklat. Kaya ang konklusyon ni Soriano, si Kristo, siya ang aklat ng Panginoon. Ayan, ang dapat nating mapansin, mga magulang at mga kaibigan. Ha? Itong Ebreo 10:7, ito yung talatang pinagbatayan ni Soriano para patunugin niya si Jesus Christ ang original
na aklat ng Panginoon dahil ika siya ay pumarito nasa balumbon ng aklat. Kung paano si Jesus Christ pumaritong nasa laman, ha? Ginawa ni Jesus Christ na bihikulo o sasakyan yung laman para siya makaparito, ha, sa mundo. Ay ganoon din ika yung binabanggit dito na siya ay nang pumarito si Kristo nasa balumbon ng aklat. O ngayon, yan pong Hebreo 17, mga magulang at mga kaibigan, para maunawaan po natin, ha, at nang wag po tayong mapasama sa mga chinuchubibo ni Soriano. O pupuntahan ko lang po ang Hebreo 17 sa magandang balita Biblia para maunawaan po natin, ha, ang talata. Ganito po nakasulat. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Mga magulang, mga kaibigang nakikinig, Hebreo 17, ha? Para kay Soriano, si Jesus Christ, nung pumarito, ha, nasa balumbon ng aklat. Pinapalitaw niya, sumakay si Jesus Christ, ha, sa balumbon ng aklat. Ha? Kaya ang kanyang mga pinagsasabi na na kay Jesus Christ nakapaloob ang lahat ng kasulatan. Yan, para magkaroon po siya ng konklusyon na si Jesus Christ ang aklat ng Panginoon. Dahil pumarito si Jesus Christ, ha, nasa balumbon ng aklat. Nagkakaintindihan po ba? Ngayon, tayo po ay binasa lang po natin ang Hebreo 17 sa magandang balita Biblia para mas madaling maintindihan. Sabi po, kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Naparito si Jesus Christ, ano ang kanyang misyon? Para gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, nasaan po yung kalooban ng Diyos na yon na gagawin ni Jesus Christ? Yun po yung mga sinasabi ng kasulatan tungkol kay Jesus Christ. Amen! Pwede po bang mag-amen yung mga naunawaan po yung punto na yan? Ha? Ang liwanag naman po rito sa salin ng magandang balita, Biblia. Uulitin ko lang po, ha? Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sa YouTube ay may 38, Facebook ay 34. Si Jesus Christ, nang siya po'y pumarito sa mundo, sa lupa, ano ang kanyang misyon? Gawin ang kalooban ng Diyos. Paano niya magagawa yung kalooban ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos, kailangan niyang sundin kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Kung ano po yung nakasulat sa kasulatan tungkol kay Kristo, tungkol sa Mesiyas. Amen! Kaya nga si Kristo, pagka binasa natin ang Biblia, makikita po natin na pag meron po siyang ginawa, may pangyayari, binabanggit po yung upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tama po ba?
Ayan, marami pong mga talata sa Biblia, pagka si Jesus Christ po, kagaya po noong doon po sa templo ng kanyang itaboy yung mga negosyante. Na yung templo po ay ginawang bahay kalakal ng mga negosyante, na ito naman yung nakikita nating ginagawa at nangyayari dyan sa Pasalamatan sa may Apalit, Pampanga. O eto, tingnan nyo po mga magulang at mga kaibigan. 2:14 at ng Juan hanggang talatang 17. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal, na pag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat. Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. O nakita nyo po mga magulang at mga kaibigan. Yun ho bang ginawa ni Jesus Christ na yung templo na nilapastangan noong mga Hudyong mga negosyante? Yung templo, nagbebenta sila ron ng mga alagang mga hayop, mga baka, tupa, mga kalapate, tapos mayroon pa purong mga money changers. Yung ginawa ni Jesus Christ na itinaboy niya yung mga hayop, tapos itinaob niya yung mga mesa, at sinabi niya na huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Ano po ang naalaalan ng mga alagad sa pangyayari na yan? Meron palang nasusulat. Meron palang hula. Ano po ang sinasabi sa hulang nakasulat? Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Yan po yung sinasabi ko na si Jesus Christ, nung siya po ay pumarito sa lupa, yung lahat ng kanyang mga ginawa, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lahat po yun ay nakasulat. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Inupad ni Jesus Christ, sinunod ni Jesus Christ, ginawa ni Jesus Christ ang kalooban ng Diyos Ama. Lahat ng kalooban ng Diyos Ama, ginawa ni Jesus Christ nung siya'y nasa lupa. Papaano po niya nagawa iyon? Sa pamamagitan ng kasulatan. Kung ano po yung mga sinulat patungkol sa Mesiyas, patungkol sa Kristo, yun po'y ginawa ni Jesus Christ. Amen! Nagkakaintindihan po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Kaya ito pong turo ni Soriano na ang aklat ng Panginoon ay si Kristo. Original na aklat ng Panginoon ay si Kristo. Yan po'y kathang isip yan ni Soriano. Tama po ba? Kasi si Soriano po, meron po siyang taktika na ginagawa Kunwari, papadaanin niya kay Jesus Christ. Mga kapatid, si Jesus Christ po ang aklat ng Panginoon. Siya ang original na aklat ng Panginoon.
Ngayon, alam nyo ba mga kapatid, na meron pang ibang maituturing na mga kasulatan, hindi lang si Jesus Christ yon, mga kapatid. Yung ikang nasa unang Korinto 3:1-3. O, eto ha, babasahin ko ha. Ito yung style ni Soriano eh. Yung ikalawang Korinto 3:1-3. Pinasisimulan baga namin muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso at nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Dito po mga magulang at mga kaibigan, eh, si Soriano, meron po siya ritong paikot na ginawa eh. Para hindi halata, para disimulado. Kunwari, si Jesus Christ ang kanyang pinopromote. Ang original na ang aklat ng Panginoon, ang original na aklat ng Panginoon, si Jesus Christ yon. Ngayon, pagka ikaw ika, tagasunod ka ni Jesus Christ, yung mga na kay Jesus Christ, pag na-i-transfer na sa'yo yan, na-itawid na sa'yo yan, pati ikaw-ika ay kasulatan na rin. Ang mga kapatid sa iglesia, mga sumasampalataya kay Jesus Christ, sila ay ibinibilang na rin na mga kasulatan. Ayan, yan ang atake ni Soriano dyan eh. Inumpisahan niya kay Jesus Christ, original na aklat ng Panginoon. Ngayon di ka, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ, yung mga na kay Jesus Christ, na transfer na sa iyo. Kaya ikaw ay maituturing ka na rin na kasulatan. Aklat ng Panginoon. Mga miyembro po yung binabanggit dyan sa ikalawang Korinto eh. 3:1-3. Mga kapatid sa iglesia, ano po ang ginagawa ngayong twist dyan ni Soriano? At nung mga sipsip kay Soriano, kung yung mga miyembro, mga kapatid, dahil sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na original na aklat ng Panginoon, sila po ay kinoconsidered na rin na kasulatan o aklat ng Panginoon, lalo naman ang tagapagturo. Ayan. Yan po yung emphasis eh. Diyan ngayon ipapasok na si Soriano at si Bohong Jing. Tama po ba? Napasin niyo po ba yan? Yung ituro ni Soriano na si Jesus Christ ang original na aklat ng Panginoon. Tapos, ginamit niya na yung mga Kristiyanong sumampalataya ay napagtransferan ng mga na kay Kristo na original na aklat ng Panginoon. Yung mga Kristiyano tinuruan tungkol kay Kristo, ng mga aral ni Kristo, ay maituturing na rin kasulatan, aklat ng Panginoon, lalo naman yung mga ngaral na nagturo. Tama po ba?
Yan, pwede po bang sumagot? Jacob Santos. Ha, ganun kasi yung pagkaka-relay sa akin ng ating mga kaibigan eh. Ah, doon ipinasok si Soriano bilang mga ngaral. Ah, na si Soriano, eh kung yung mga miyembro nga na tinuruan eh, kinoconsider din kasulatan eh. Ah, aklat ng Panginoon. Eh, bibigyang diin yung tagapagturo. Ha? Bibigyang emphasis si Soriano. Kaya sabi ko, eh, pinaikot-ikot pa ng magtsuhin. Nakala mo ay mayroong bagong katwiran na ililitaw. Ha? Kay May Emerald. Ha? Kumusta po kay May Emerald? Ako po'y matagal na pong nagme-message po sa inyo. Ha? Gusto ko lang pong mabigyan ako ng update tungkol po kay Brad Rodante Mendoza. May Emerald, pwede po bang ako ay balitaan nyo naman? Update lang po kay Brother Rodante Mendoza dahil ako po ay mahigit na pong isang buwan na naghihintay po ng pasabi. Kumusta na po ba yung si Brother Rodante Mendoza? May Emerald, please lang po ha, yung aking marami na pong mga message sa inyong messenger, inukumusta ko po ang inyong mister. Malaman ko lang po kung ano po ngayon ang kanyang kondisyon ha. Please lang po kay May Emerald. O ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ba't ko po sinasabing nga pinaikot-ikot pa ni Soriano? Ha? Sabi nga nung mga matatanda na kasabihan, pagkahaba-haba man ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Eh, pinaikot-ikot pa ni Soriano eh. Ang tutumbukin lang pala eh. Aklat ng Panginoon si Jesus Christ. Original. Yung mga miyembrong sumampalataya. Ha? Kay Jesus Christ, pinangaralan, tinuruan, eh, kasulatan din, aklat din ng Panginoon. Eh, kung yung mga miyembro ika, na tinuruan ng salita ng Diyos, kasulatan, aklat ng Panginoon, lalo yung tagapagturo. Kaya, kay Brad Ellie din ng, ano doon, ang lundo noon. Tama po ba? Tama po ba yung aking naging obserbasyon? Eh sabi ko, hindi na bago yan eh. Ha? Nung araw pa, nandiyan pa ako, ano sinasabi na? Ang Biblia, itong binabasa nating 66 books, kulang yan. Hindi kumpleto yan. Ang kakumpletohan ng Biblia, si Soriano, naloko na. Ama po ba? Kaya sabi ko eh, itong nangyayari po sa pasalamat na yan na may mga tinatanong si Soriano, Brad Dani, nakasakay ka? Opo, Brad Eli, Sister Los, nakasakay ka? Ah? Eh, humaba ng humaba yung pasalamat dahil sa paulit-ulit na pagtatanong na nakasakay ka? Ah, opo. O naunawaan mo na ba yan? Ngayon lamang po. Bagong-bago po ito, Brad Ellie. Ayan. Eh samantalang noong araw pa yan. Nandyan pa ako. Eh yan na po yung kanilang nga pagtuturo na itong Biblia na binabasa natin, 66 books, sinasabi po na kulang yan. Ngayon, ang kakompletuhan ay nasa mga ngaral. Ayan. Makukumpleto ang Biblia, kailangan i-consider mo yung mga ngaral at si Soriano yon.
Ayan ang dapat nating maintindihan. Ha? Ginagamit lang, kunwari ni Soriano, mga kapatid, ang original na aklat ng Panginoon si Kristo. O ngayon, ang kakumpletuhan daw ng lahat ng mga nasa Biblia, si Jesus Christ. Ang sabi pa, pasinin po ninyo ha, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ang itinuturo ni Jesus Christ na aklat ng Panginoon, si Kristo. Tama po ba? Tama po ba? O ngayon, ano kasunod nung Isaiah 34:16? Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Kung si Kristo pala ang aklat ng Panginoon at walang mangangailangan ng kasama si Kristo, tanong, si Kristo po ba ay naghalal, pumili, humanap ng mga kasama? Pwede po bang sumagot ang ating mga kasama ngayong gabi? Sinusundan ko lang ang turo ni Soriano ha, na hindi ko naman sinasang-ayunan. Si Kristo, aklat ng Panginoon, original, sabi ni Soriano. Ano ba ang sabi ng propeta Isaiah? Nakasulat, 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Si Kristo, aklat ng Panginoon, sabi ni Soriano. O ngayon, sabi po, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Kasi sabi ni Soriano binasa mo ika yung Mateo. Lahat ba ikay na kay Mateo? Hindi ika. Lilipat ka rin ika ng ibang aklat. Tama po ba? Di ba yan ang mga premise ni Soriano? Binasa mo ikay Isaiah. Lahat ba ikay na kay Isaiah? Di ba ika ay kailangan merong ibang mga aklat pa na basahin dahil hindi naman lahat ng ay nakasulat kay Isaiah. Tama po ba? Tama po ba? Sinusundan ko lang po yung kay Soriano. Sinusundan ko lang kung ano yung kanyang ginawang pagtuturo. Kasi pinapatunay ni Soriano, yan ba yung Biblia, Sister Loss? Hindi ba ika, may binasa ka dyan? Wala naman ika, lahat kay Isaiah. Ha? Hahanapin mo rin sa ibang mga aklat pa. Paano ika yung Isaiah na yan, 34:16, na tinutukoy na aklat ng Panginoon? Lahat nasa kanya. Ha? Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ang tinuturo ni Soriano, si Kristo, nasa kanya lahat. Mababasa mo lahat kay Jesus Christ bilang aklat ng Panginoon. O ngayon ang tanong, bakit naman itong si Jesus Christ na aklat ng Panginoon? Kung siya pala, sa kanya lahat mababasa, bakit naman itong si Jesus Christ humanap pa ng mga makakasama niya? Tama po ba? Tumawag siya ng 12 alagad. Tapos yung 12 alagad, yun po ay hinirang niya para maging 12 apostol. Tama po ba? Tapos bukod po dun sa 12 apostol, naghalal pa siya ng 70 alagad. Mga kasama, kayo ba'y nakakasunod? Pwede po bang sumagot yung mga narito sa ating Facebook Live at YouTube Live? Sinusundan ko lang ang argumento ni Soriano.
Si Kristo pala ang aklat ng Panginoon, original. Nasa kanya lahat mababasa bilang aklat ng Panginoon. Eh sabi nung kay Isaias eh, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ano ang sabi ni Soriano? Hindi yan ang Biblia na binabasa natin dahil binasa mo ika yung Apokalipsis. O hindi mo naman mauunawaan ng Apokalipsis pagka hindi ka babasa sa ibang aklat. Kaya ika hindi Apokalipsis yan. Tama po ba? O ngayon, sinundan ko yung argumento ni Soriano, si Kristo, ang original na aklat ng Panginoon. Lahat na kay Kristo, mababasa kay Kristo, yun ang sinasabi ni Soriano. Eh bakit naman ito palang original na aklat ng Panginoon? Ay si Kristo at walang mangangailangan ng kasama. Bakit naman mismong si Jesus Christ naghanap ng mga makakasama? Sa pangangaral niya, kasakasama niya itong kanyang mga alagad. O babasahin ko po dito po sa Lucas, sa Kapitulo 8. Soriano, ano yan? Ano yung mga ginagawa mo? Yan ba ay dahil ikaw ay ulyanin na? O ano ba nakasulat dito? At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya ay naglalakad sa mga bayan at sa mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. Napasin niyo po yon, yung original na aklat ng Panginoon. Sabi ni Soriano na si Jesus Christ sa pangangaral ng mabuting balita, kasama ang 12. yan ang sinasabi ko eh. Yun kasi mga kasama ni Soriano, ala naman. Basta, tango lang ng tango, amin lang ng amin. At ang sinasabi, bagong-bago po ito, gumuguhit, ang linaw. madali pong tutulan eh. Madaling pamalian eh. Napasin niyo po ba yon? Si Jesus Christ, ang aklat ng Panginoon, original yan. Lahat ay mababasa mo na kay Jesus Christ. Lahat mababasa mo kay Jesus Christ. O ngayon, ganun pala, lahat pala'y na kay Jesus Christ bilang aklat ng Panginoon. Ang sinabi doon sa sinulat ng Propeta Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Bakit itong Jesus Christ na itinuturo ni Soriano na original na aklat ng Panginoon, mayroong mga kasama? Nakuha niyo po ba'y punto, mga magulang at mga kaibigan? Lucas 8:1, sa pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo sa mga bayan at mga nayon, meron ho ba siyang mga kasama? Kasama niya ang 12. Kung itutuloy pa yung basa, meron din siyang mga kasama pang mga babae. Itong mga babaeng ito, sila Maria Magdalena, Juana, tapos Susana. Ano ginagawa ng mga ito? At iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Tingnan niyo po mga magulang at mga kaibigan. Itong mismong Isaias 34:16 na nagpapahanga si Soriano
Nagpapahanga, pati yung mga Sorian natin kasi pumasok. Kahit hindi pa nila alam yung paliwanag ni Soriano, mga nagyayabang na sa mga forums. Aklat ng Panginoon. Ha? Ano yung aklat ng Panginoon? O ngayong pasalabat na ito, sabi ni Soriano, si Jesus Christ yung aklat ng Panginoon. Eh samantalang yung binabanggit na aklat ng Panginoon dyan, ha? Sabi ng Propeta Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Eh bakit si Jesus Christ naman sa kanyang ministeryo? Dito po sa lupa, siya po ay merong mga kasama. 12 alagad, yung 12 apostol. Tapos, meron pa siyang 70 alagad na inihalal. Tapos, nandyan din yung mga babae na sumusuporta sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Ang kanilang ginagastos po yung kanilang sariling pera para tustusan ang pangangaral na ginagawa ni Jesus Christ, kasama niya ang 12. Soriano, uli ka dyan. Mga Sorianatics, magagalit na naman. Pinapasok po yung ating Facebook page at nagagalit. Bakit daw lagi na lang sila ang ating pinupuna. Ito naman ang masasabi ko. Bakit naman sa inyong pasalamat? Hindi ba? Ako naman na binabanggit din naman ni Soriano at ni Bonjing. Tama po ba? Piniplay pa ni Soriano yung video na sinasabi ko na mayroong mga humuhook up. Hindi naman tumutulong, hindi naman nag-aabuloy. O si Soriano, para yung mga miyembro niya ay mahingan niya ng abuloy, mapag-abuloy niya, ako ginagamit. O tinan niyo ikayang grupo nila Willie Santiago, yung mga miyembro sinusumbatan, ipinapahiya dahil hindi nag-aabuloy. Nire-reverse psychology ni Soriano yung mga miyembro at ginagamit ako para mapag-abuloy niya yung mga miyembro niya. Tapos ito yung mga Sorianatics, pasukin po ang programa ko at magre-reklamo na parang sila ang sila ang biktima, sila yung nahaapi. Diyan nga sa pasalamatan na yan O, tatlong araw yung pasalamat. O, hindi ba ako binanggit dyan? Hindi ba pati nga nanay ko na namatay na miyembro dyan sa samahan nila Soriano hindi pinapaligtas ni Soriano? Maraming sinasabi si Soriano para yung matagal nang namayapa na aking ina na namatay na miyembro dyan. Maraming sinasabi si Soriano. O mga Sorianatics, mag-isip-isip lang naman kayo Ha? Papasukin niyo yung programa ko tapos mapipikon kayo kasi totoo. Yung aking mga pinapahayag dito. O ngayon, Isaias 34:16. Ang aklat ng Panginoon na dapat saliksikin si Jesus Christ. Sabi ni Soriano bakit naman si Soriano sa kanyang programa, Bible Exposition, at dyan sa pasalamat na ginagawa nila, ang sinasaliksik ni Soriano at binabasa, ginagamit, itong Biblia, 66 books. Naloko na! Tama po ba? Yan pa isang punto dyan. Ang dapat palang saliksikin at basahin si Jesus Christ.
Hindi itong Bibliang ito, na 66 books. O bakit naman hanggang ngayon, diyan sa tatlong araw na pasalamat na yan, at diyan sa mga Bible expositions na ginagawa ni Soriano, ang kanyang sinasaliksik at binabasa itong Biblia na 66 books. Soriano, sagutin mo yan, ha? Hintayin ko dito. Dito ka sumagot sa Facebook, sa YouTube, Soriano. Kinokontra mo, Soriano, turo mo . Kasi gusto mo lang magpahanga. Gusto mo lang masabi na ikaw ay mayroong mga bagong nililitaw na mga katuruan, mga malalalim na hiwaga. Pero sa katotohanan, mga aral na pang mental hospital. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Ganyan sinutsubibo ni Soriano yung mga miyembro niya. Ngayon, meron pa po ako nga natatandaan. Isa pang pahanga ni Soriano. Yun daw pong Lucas 8 at ang talata po ay 15. May binabanggit po na mabuting lupa sa talinghaga. O ngayon, ang mabuting lupa, ito po yung mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig, nagbubungang may pagtitiis. Yan ika ang mabuting lupa. Ngayon, ano ngayon ang pahanga ni Soriano tungkol sa mabuting lupa? Ito po'y tao na ang puso po timtiman pag nakarinig ng salita ng Panginoon, iniingatan, tapos ito po ay dahil iningatan niya yung salita ng Panginoon, ginawa din niya, nagbubunga siyang may pagtitiis. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid, ito pahanga ni Soriano, dito sa Juan 15:15, ano sabi dito ng Panginoong Hesus? Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ayan, binigyan po ng emphasis na si Jesus Christ, lahat ng kanyang narinig sa Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Kaya sabi ni Soriano, kaya si Kristo, mabuting lupa din siya. Ayan. Sana nakukuha ng ating mga kasama. Yung talinghaga na itinuro ni Jesus Christ, talinghaga ng manghahasik, yung mabuting lupa, ina-apply ni Soriano sa ating Panginoong Hesukristo rin. Kasi yung mabuting lupa, yun po yung puso ng isang tao na timtiman, na yung napakinggang salita ng Diyos, iniingatan sa kanyang puso, nagbubungang may pagtitiis. O ngayon, sabi ni Soriano, alam nyo ba, si Jesus Christ ay mabuting lupa din, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. O ngayon, ito naman Soriano masasabi ko, hindi ba yung talinghaga ng manghahasik tinuro ni Jesus Christ? Na yung manghahasik, naghasik ng binhi. Sino yung manghahasik? Yun po yung anak ng tao, si Jesus Christ yon. Tama po. Tapos, ano naman yung binhi? Yun naman ang salita ng Diyos. O ngayon, kung susundan natin mga magulang at mga kaibigan, itong mga sinasabing ito ni Soriano, si Kristo mabuting lupa. Si Kristo rin ang manghahasik. Tama po ba?
Ah, sinundan ko lang po yung ipinagpapahanga ni Soriano. Mabuting lupa si Jesus Christ, sabi ni Soriano. Eh, dyan sa talinghaga, merong manghahasik na naghasik ng mabuting binhi. Ang manghahasik, yun po yung anak ng tao, si Jesus Christ po yun, Mateo 13:17. O ngayon, Soriano, paano nangyari yan na si Jesus Christ mabuting lupa? Siya rin ang manghahasik. O tapos, pagka naman aalamin mo yung binhing inihahasik, salita ng Diyos. Eh, hindi ba si Soriano ang kanyang paniniwala? Si Kristo, salita ng Diyos, berbo ng Diyos. Mga kasama, kayo ho ba'y nakakasunod? Dito po sa mga pinagtuturo ni Soriano nitong pasalamat nila. At yung mga miyembro, hangang-hanga naman. Ha? Kahit ano sabihin ni Soriano, pinapalakpakan. Pati yung pagtakas ni Soriano papuntang Brazil, pinapalakpakan ng mga Sorianatics. Naloko na. Ha? Nadinig ko eh. Sabi ni Soriano, ang nagsabi sa kanya na tumakas, eh, si Frank Chavez, yung namatay na abogado. Tingnan nyo si Soriano. Ang ginagamit po niyang saksi, eh, patay. Hindi na makakapagsalita. Ha? Sinabihan daw siya ni Attorney Frank Chavez na tumakas ka na, dahil yung sinampa sa yung kaso ay ano yan, walang piyansa yan. Eh, yun, kaya daw ang ginawa ni Soriano, nag-ano siya, doon sa bansa na no extradition treaty at doon nga sa Brazil. Palakpakan naman yung mga Sorianatics, pinapalakpakan yung ginawa ni Soriano na pagtakas sa batas. Tinan niyo po mga magulang at mga kaibigan, tinakasan na po yung batas, tinakasan na po yung korte. Si Soriano, noong siya po ay mag-a-abroad, nagpaalam. Sabi niya sa korte, Your Honor, payagan niyo po akong mag-abroad dahil may mga Bible exposition sa ibang bansa. Ako po ay pabalik naman dito sa Pilipinas kung kailangan na po akong humarap. O ngayon, edi dahil yun ang sabi ni Soriano, may mga Bible exposition sa iba't ibang bansa, eh, payagan siyang makapag-abroad. At sabi ng korte, sige, mag-post ka lang ng travel ban, piyansa para siya makalabas ng bansa. Dahil may pangako si Soriano na uuwi naman siya ng Pilipinas pagkakailangan na siyang humarap sa korte. O tanong ko po sa inyo, nasa court record po yung sinasabi ko na yan na si Soriano ay nangako sa korte na siya po'y babalik, uuwi pagkakailangan na po siyang humarap. O tanong ko, tinupad ba ni Soriano yung kanyang salita? Ah, si Soriano po ba ay may palabra de honor? Meron ho bang isang salita itong si Soriano? O kayo na mga Sorianatics. Ang makakasagot niyan. Tapos papalakpakan niyo pa yung kalokohan ni Soriano na sinasabi niya siya nga ay pumuga, siya nga ay tumakas. Hindi na po niya gusto pang harapin yung mga kaso na yan. Eh, pinapalakpakan nyo pa si Soriano. Ano ba sabi sa Biblia? Ang Kristiyano magpapasako sa palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Magpapasako ka sa gobyerno. Tama po ba? Roma 13:1, 1 Pedro 2,
At ang talata po'y 13, tinuturo po yung maging mabuti tayong Kristiyano, mamamaya na sumusunod sa mga batas ng pamahalaan. O anong klaseng mga ngaral yung si Soriano, tinakasan ng batas. Ayaw harapin yung mga kaso niya rito sa Pilipinas at nagpunta sa Brazil na no extradition treaty. Yan ang dapat nating mapansin. O ngayon, papalakpakan nyo ba itong kalokohang turo ni Soriano na ito na si Jesus Christ ay mabuting lupa? Si Jesus Christ ang nagturo ng talinghaga na yung manghahase, anak ng tao yun, si Jesus Christ yun. Siya pala ang manghahase, siya rin yung mabuting lupa, naloko na. Kung susundan ko pa yung binhi, salita ng Diyos yun. Hindi ba si Kristo salita ng Diyos, sabi ni Soriano? Di lahat pala ito si Jesus Christ. Ayan. Kaya ako'y natatawa mga magulang at mga kaibigan. Ito namang mga miyembro, wala lang. Nakakalampas na lang yan, nakakalusot na lang yan. At paano nakakalusot? May taktika rin si Soriano. Magsasalita pagkagabi na, ang mga miyembro ay pagod na, inaantok na, gusto nang humilata, gusto nang matulog. Doon naman si Soriano magsasalita. Tapos pag nagsalita naman yung sinabi niya sa Tagalog, halimbawa umabot ng isang oras, uulitin sa English, isang oras din yon. Pagkatapos sa English, Portuguese naman, isang oras uli. O tatlong oras na po yun, na ulit-ulit lang ang sinabi ni Soriano. O yan ang ating gustong ipapansin sa ating mga taga-subaybay. Mga Sorianatics, huwag kayong magalit. Huwag kayong mapipikon. Si Soriano naman ang may sabi, may mali akong turo, expose ninyo ako. I'm ready to face anybody. Tama po ba? May video naman si Soriano na siya po ay nag-aanyaya, naghahamon na may mali siyang turo, i-expose siya. At payag naman siyang siya i-expose. At sabi niya, I'm ready to face anybody. Kaya hinihintay ko nga ako'y harapin ni Soriano Dito niya ako sagutin sa Facebook Live at sa YouTube Live. Mag-running debate kami kahit gabi-gabi kami ritong magsagutan. Nasa Brazil si Soriano, komportable siya doon sa kanyang mansyon. Na si Soriano meron pang isang project na binabanggit na magpapagawa din po siya ng malaking bulwagan. Kagaya po noong sa Bukawi ng Iglesia ni Cristo, Philippine Arena. At paparentahan din ni Soriano sa mga Brazilian. talaga si Soriano inggitero naiinggit sa mga Iglesia ni Cristo na may Philippine Arena dito sa Pilipinas, sa Bukawi, Bulacan. Yun din ang gustong mangyari ni Soriano sa Brazil din. Meron ding ipapatayo doon. Na parerentahan din. ngayon, mga magulang at mga kaibigan, inasabi ko lang, kung si Soriano man ay pinupuna ko, dahil meron siyang video na sabi niya, i-expose siya yung mga mali niyang turo at handa naman siyang humarap doon sa mga nag-i-expose ng mali niyang turo. At so, mga Sorianatics, maging totoo lang kayo sa inyong mga sarili, ako nga hindi naman tinitigilan ni Soriano
sa mga pagtitipon-tipon dyan, ah, pagsamba, prayer meeting, pasalamat, eh, laman din ako ng ano eh, ng inyong mga pagtitipon eh. Tama po ba? Bukang bibig din ako ng magtsuhin na yan. Sinasabi ng magtsuhin, huwag na nating pansinin. Hayaan na lang natin si Willie Santiago. Pero yung magtsuhin din ng hindi ho makatiis. Ah, talagang hindi kumpleto ang kanilang pasalamat. Hindi makukumpleto ang kanilang pagkakatipon nang hindi ako binabanggit. Eh ako naman po, napatunayan ko na sa inyo eh, na kaya ko pong magpaksa na hindi binabanggit ng magtsuhin. Tama po ba? Nitong mga nakaraang mga programa natin, napasin niyo po siguro, sa unang oras natin eh, sumasagot ako sa mga tanong. Wala naman akong binabanggit tungkol sa magtsuhin. Kaya lang, napansin ko, kahit pala ganun na hindi ko binabanggit ng magtsuhin, wala akong pagbanggit sa kanila, eh yung mga Sorianatics pumapasok sa programa, galit pa rin sa akin. hindi ko naman sila binabanggit. Kasi nga, naglalaan ako ng oras na sumagot sa mga tanong. Wala akong binabanggit tungkol sa grupo ni Soriano, tungkol kay Bohong Jing, pero pumapasok yung mga Sorianatics at minumura ko, galit na galit sa akin, kahit hindi ko naman sila binabanggit. Kaya sabi ko, eh, ganyan pala kayo, ha? Wala pala akong lulugaran sa inyo. Pagka kayo'y nababanggit ko yung magtsuhin, galit kayo sa akin. Pag ine-expose ko yung maling turo ng magtsuhin, galit kayo sa akin. Ngayon, kahit pala hindi ko banggitin, yung magtsuhin, yung mali nilang turo, eh, galit pa rin kayo sa akin. Eh, di paano na tayo niyan? Ano na ang gagawin ko niyan, mga kapatid? Mga magulang, mga kaibigan? Banggitin ko sila, nagagalit. Hindi ko banggitin, galit pa rin sa akin. Eh, di doon na ako sa banggitin ko na lang sila. Tama po ba? Tama po ba? Eh, hindi ko man sila banggitin eh. Pag pumasok sa programa eh, ang dala-dala po'y galit. Yun ang kanilang dala, galit sa akin eh. Kahit hindi ko naman sila binabanggit, eh di ka ako, para na lang mapagbigyan ko sila, eh di ba, banggitin ko na lang lagi. Eh ako po kasi, napatunayan ko naman eh, kaya ko pong magpaksa. Nag-a-upload nga po ako ng mga videos dito eh, about healing. Tama po ba? Kung nasusundan nyo po yung ating YouTube channel, pakibigay nga uli yung link ng ating YouTube channel. Nandyan din po yung mga testimonies ng mga naka-experience ng mga himala, pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. O nandyan po ang patunay na kaya ko pong magpaksa, kumalakay, na hindi ko binabanggit ang magtsuhin, yung mali nilang mga turo. Pero ang mga Sorianatics talagang nataniman na po ng puot sa puso, ng galit sa puso. Kaya ganun po sila, marinig lang po yung boses ko, eh talagang mga nagagalit na. Eh sabi ko, pagka kayo ganyan ng ganyan, eh talagang mapagbibigyan ko kayo. Kayo na ang humihingi na kayo talaga ay maharap ko. Oh, pasensyahan na lang tayo, ha? Ngayon, time check, 11:30 na po ng gabi. Ha? Dahil tayo po ay nakapag-start kanina ng 9:30 na ng gabi, na-delay po tayo ng pag-start, kaya sakto na po tayo ngayong dalawang oras dito po sa ating Bible program sa Facebook Live at YouTube Live. At bago po tayo tuluyang magpaalam, magwakas, ay gawin na po natin ang commanding prayer para po sa mga sakit karamdaman ng mga nanonood sa ating Bible program. Subok na po ito, ha? Marami na po ang nagpatunay na sumasabay sila sa ating prayer, mapa-live o recorded, same result.
Dahil sumasampalataya kay Jesus Christ na siya po'y nagpapagaling pa rin hanggang sa ating panahon, gumagaling po yung mga may sakit at may mga karamdaman. Kahit po yung mga miyembro sa grupo ni Soriano, kung kayo naman ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron kayong sakit, karamdaman, walang magawa si Soriano dyan. Kahit mga doktor ng inyong samahan ay hindi maipagkaloob ang lunas, ang kagamutan, kagalingan sa inyong mga sakit, karamdaman, kay Jesus Christ po tayo lumapit at humingi ng kagalingan. Sa YouTube ay 44, sa Facebook po ay 24. Praise the Lord, ha? Mas marami po ang nasa YouTube ngayon. Sumabay lang po kayo sa ating gagawing commanding prayer. Itaas po ang inyong kamay. Yung isang kamay po ay ilagay sa parte ng katawan na may sakit, karamdaman. At sa pananampalataya natin kay Jesus Christ, tatanggapin natin ang kagalingan sa ating mga sakit, karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, umalis ang lahat ng mga sakit, karamdaman ng mga nanonood sa Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan, kalakasan, kasiglahan sa lahat ng nanonood sa Bible program. Be healed and be restored in Jesus Christ's name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan po, mga magulang at mga kaibigan, ang ating ginawa na commanding prayer. Balitaan niyo po ako kung sa mga sumabay dyan po sa ating commanding prayer, kayo po ay nakaramdam ng pagginhawa, pagbuti, ha, paggaling ng inyong katawan sa mga sakit at mga karamdaman. At yan po, ipagpasalamat natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo matulog ngayong gabi, ang atin pong paalaala, tayo po, huwag makakalimot, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umaga po sa ating pagising, ito po ang ating gawin, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Good night and God bless po sa ating lahat.